Magsitayo po ang lahat. Viva po Jesus Nazareno, abit at papuri kalay namin sa'yo. Tingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon. Ang sinumang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpuri ka sa salamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, amin ang langit, Diyos amang makapangyarihan sa kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin.
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugno sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Sama, amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap sa Pasko ng Pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming maisakatuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote. Ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduceo, galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caiphas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat
at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga-Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil na nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod, o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hagad, ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, ang pagpapalay kaniyang tatanggapin. Ang poon, ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng nubos, purihin ng manunubos. Alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad
sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Nathaniel na taga Cana, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako. Sasama kami." Wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit, walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo." Sabi ni Jesus, inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng mga isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 metro lamang. Pag-aho nila sa pangpang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat ng puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. So batiin ang katabi ng magandang umaga at Happy Easter. Ayan. Ngayon po ay Biyernes sa unang linggo ng muling pagkabuhay. Sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Tunay ngang dumating na ang araw na ating pinakahihintay at pinakaaasam. Tayong lahat ay patuloy na nagagalak at nagdiriwang sapagkat ang pag-ibig ay nagtagumpay. Ang kaligtasan ay napa sa ating mga kamay. Ang Diyos ay buhay magpakailanman. Kaya't purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tunay nga pong mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang liwanag ni Kristo ang siyang nanaig. Ang liwanag na ito ay mananatili sa atin magpakailanman. Napagtagumpayan na ng ating Panginoon ang huling kalaban.
at yan ang kamatayan. Ibig sabihin, tayong lahat na binyagan at sumasampalataya sa Kanya ay makakaasa din ng isang muling pagkabuhay pagkatapos ng ating kamatayan, at makakaasa tayo kung tayo ay marunong magmahal, kung tayo ay gumagawa ng mabuti, na matatanggap din natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang ebanghelyo po natin mula noong Linggo hanggang sa ngayon ay tungkol sa muling pagkabuhay ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Noong mga nakaraang araw, narinig natin na hindi lamang nabuhay ang ating Panginoon, kundi nagpakita pa siya sa kaniyang mga alagad at mga apostol. Sadya nga pong lumaganap na ang balita sa iba't ibang bayan at sa iba't ibang lugar tungkol sa pagkabuhay ni Kristo pagkatapos siyang mamatay at ipako sa krus. Subalit, alam po ba ninyo, marami pa rin sa kanila noon ang hindi makapaniwala. Siguro, marami sa kanila gustong makita talaga sa pamamagitan ng kanilang mga mata na talagang buhay nga si Kristo. Kung mapapansin po ninyo, ang mga apostol tila parang nanahimik pagkatapos ng kamatayan ng Panginoon. Maraming tanong ang gumugulo sa kanilang mga pag-iisip. Bakit parang punong-puno sila ng pagkatakot at pangamba? Nakukonsensya ba sila dahil hindi nila nagawang maipagtanggol ang Mesiyas habang nakabayubay sa krus? Nasaan ang mga apostol noong mga panahon na ipinapako ang ating Panginoon sa krus? Si Simon Pedro, itinatwa ang ating Panginoon 3 beses. Ang mga apostol, nagtago, punong-puno ng pangamba. At ngayong wala na si Jesus, paano sila magsisimula? Wala na ang kanilang pinuno. Kaya kung mapapansin po ninyo, ang mga ibang alagad, unti-unti nang bumabalik sa kanilang mga tahanan at bayan. Ang iba, nawala na ng pag-asa. Ang akala nila, sadyang namatay si Jesus. Subalit ipinahayag sa Ebanghelyo na tila din bumalik na sila sa dati nilang pamumuhay. Paano na ang misyon na ipinagkatiwala sa kanila ni Kristo? Kung mapapansin po ninyo, pati po ang pangingisda, binalikan na nila. At ang pangingisda rin mismo nila, tila baga napakatamlay. Noon, wala silang mahuling mga isda. Subalit sa mga sandaling iyon, nagpakita sa 3 pagkakataon ang ating Panginoon at iniutos sa kanila na ihagis ang lambat sa gawing kanan ng bangka. At agad-agad sila ay nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Kaya naman, nasambit ng isa sa mga alagad, ang Panginoon iyon. Pagkatapos noon, sila ay nag-almusal ng kanilang huling isda, pinagpira-piraso at ibinahagi ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, marahil kagaya ng mga apostol, marami sa atin ang tila baga nababalot
sa matinding pangamba at pag-aalinlangan. Siguro ngayon, habang nakaupo kayo ngayon dito sa loob ng ating simbahan at sa mga kadiboto naman nating nakikinig sa pamamagitan ng mga online platforms, siguro marami rin kayong pagkatakot sa buhay. Siguro, kagaya ng mga apostol, hindi rin ninyo alam kung ano ang inyong gagawin. Yung iba sa inyo, may matinding karamdaman. Yung iba, malaki ang pinagdaraanan. Minsan, kagaya ng apostol, nais mong magtago, nais mong mapag-isa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, huwag mong isiping nag-iisa ka. Uulitin ko po, huwag mong isiping nag-iisa ka. Dadating at dadating sa iyong buhay ang ating mahal na poong Jesus Nazareno upang iligtas, sagipin ka at pagpalain ka, siksik, liglig at umaapaw. Hindi kanya pababayaan kagaya ng kanyang mga alagad at mga apostol. Kagaya po ng aking ibinahagi nung isang araw, mailang ulit mo mang iwanan at saktan ang Diyos, hindi kanya iiwan. Uulitin ko, mailang ulit mo mang iwanan at saktan ang Diyos, hinding-hindi kanya iiwan sa laban. Ang tao madalas mang iwan, pero ang Diyos, anumang mangyari, nananatili at hindi nang iiwan, sapagkat ang Diyos tapat magpakailanman. At kagaya ng pagpirapiraso at pagbabahagi na ginawa sa mga nahuling isda, sa banal na Eukaristiya, ang mahal na poong Jesus Nazareno ay atin ding ibinabahagi sa lahat sa atin na sumasampalataya sa Kanya upang ang ating Panginoon ang ating maging pangunahing lakas at tunay ngang siya lamang ang ating tagapagligtas. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nananatili sa ating piling ang Panginoong Hesukristo upang patnubayan ang gawain ng kaniyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa Kanya ng may ganap na tiwala at sabihin natin, Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang buong simbahan naway pagpanibaguhin ang biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa Kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng
pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa sa mga tumutulong sa kanila, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa dalampasigan ng walang hanggan, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Diyos na aming Ama, ibinalik mo kami sa iyo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo ang aming mga panalangin at palakasin mo kami sa pagpapatotoo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Umupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alakatila paisa, tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inangalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay upang ang aming mga kinahiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kaniyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nakadakilaan mo. Hosanna, hosanna sa kaitaasan, hosanna, hosanna sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto,
sa ngalan ng Panginoon, sanaw sana sa kaitaasan, sanaw sana sa kaitaasan, sanaw sana sa kaitaasan, sanaw sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga
Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang atin pong mahal na poong Jesus Nazareno ay tapat magpakailanman. Ilang ulit man natin siyang saktan at iwanan, siya ay mananatili kailanman. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakadami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kaniya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Kristo'y inihain na. Pamaskong mga among tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na. Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Ang taga-Israel, bayang sabit kanilang ihayag, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Jesus Nazareno, Alleluia. Makalangit na subok, Alleluia. Ay naglingkod na tunay, Alleluia. Hanggang sa siya'y mamatay, Alleluia. Ang Diyos ay nalugod, Alleluia. Sa kanyang abang lingkod, Alleluia. Si Jesus Nazareno, Alleluia. Hari ng buong mundo, Alleluia. Announcement. Ang banal na relikya ni Santa Teresita ng Batang si Jesus ay dadalaw sa ating simbahan sa darating na Sabado, April 15, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry at organisasyon ng ating simbahan.
Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father June Sescon. Ito po ay mananatili hanggang Linggo, April 16, 2023, sa ganap na ikapito ng umaga lamang. Dumalo po tayo. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpapakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko po ang lahat habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kaniyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal.
Nazareno, nilulwalhati.